morning, guys. Obviously, kakagising ko lang, magulo pa yung buhok ko, kakabaang ko lang. At first week ng bakasyon namin ngayon, samahan niyo ako ngayong araw na to dito sa YouTube channel natin. Pag-uusapan natin yung nakaraang sona ng Pangulo, ni Pangulong Duterte, na balak niyang magtayo ng bukod na kagawaran para sa ating mga OFW. Ito yung tatawagin Department of OFW. Pag-usapan natin kung ano nga ba ito at kung para saan ito. Pero bago yan, magluluto muna tayo ng chicken adobo para ulam namin mamayang tanghali, mamayang lunch. Ngayon mag-alas 10 na. Kailangan maluto muna para mamaya may pagkain tayo. See you mamaya. Salang muna tayo ng adobo. Nakasalang na yung niluluto kong chicken adobo. At pasensya na kayo, yung buho ko ganito talaga pag bagong gising. At ngayon, pag-usapan na natin yung paano pala ni Pangulong Duterte na pagtatatag ng bagong kagawaran. Ito nga yung Department of OFW. Ano nga ba yung Department of OFW? Naglista ako, nag-research ako ng konti, ng bahagya, para naman meron tayong idea sa itatayo ni Pangulong Duterte na Department of OFW na para sa atin yung mga nagkatrabaho dito sa ibang bansa. Ano nga ba yung Department of OFW na itatayo? Yung sinabi niya nung nakaraang sora, nitong last few weeks lang. Ang Department of OFW or Department of Overseas Filipino Workers ay sentralisadong kagawaran na tutugon sa pangangailangan at mangangalaga sa kapakanan ng mga kababayan nating nasa abroad or OFW tayo ngayon, at para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa, yung mga may application, yung mga
nag-a-apply sa mga agency sa Pilipinas, ang Department of OFW na rin ang hahawak. Kasi dati may, 'di ba, merong OWA, POEA, CFO, tsaka yung DOLE. Ngayon, lahat ng functions ng mga ahensya na yun ay ililipat na sa Department of OFW. Ano nga ba yung mga pangunahing trabaho ng kagawaran or yung Department of OFW? Ay ang pagkakaroon ng mabilis at madaling ma-access at may kalidad na serbisyo na tutugon sa mga pangangailangan ng mga gusto magtrabaho sa ibang bansa. Abroad yan, gusto magtrabaho abroad. Una dito, mawala na ang mga ahensya, yung mga agency na yung mga illegal recruiter na kumukuha ng mga labis na kabayaran o yung mga naniningil ng mataas na placement fee. Kagaya dati, di ba, makapagtrabaho lang na naniningil ng sobra-sobrang taas ng mga placement fee. Di ba dati, yung mga nag-a-abroad, nagbabayad ng 200,000, 100,000 doon sa mga agency para lang makapagtrabaho abroad. Tapos yung kita naman doon sa pupuntang bansa, hindi naman ganun kalaki. Kaya isang taon na sa ibang bansa, may utang pa rin. Di ba ganun yung kadalasang nangyayari sa mga kababayan nating mga OFW? Na bago makabawi doon sa mga inutang na panggastos, sa mga papeles at pambayad sa mga, sa placement fee sa agency. Ilang taon bago nila mabawi iyon at bago sila kumita ng para sa ipon nila, para sa savings. Tapos, kung magkakaroon man ng problema sa ating mga employer dito sa abroad, for example, nagkaroon yung isang kababayan natin na nagkaroon ng problema kagaya sa mga nangyayari sa Middle East, di ba? Kadalasan sinasaktan o inaabuso ng employer. Madali na tayong maaaksyonan o madali na tayong makapagsabi dahil nga nakabukod na ng kagawaran at iisa na lang yung hahawak ng kaso o madali na tayong matutulungan dahil nga dito sa bagong itatayong departamento, yung Department of OFW. At yung pinakamaganda dito, lahat ng serbisyo ng bagong kagawaran, wala do bayad. Sana totoo to. Kasi alam naman natin yung mga agencies, lalo na sa ahensya ng gobyerno, parang wala naman libre, di ba? Yung bayad dito, bayad doon. At dito daw sa bagong itatayong Department of OFW, wala daw bayad lahat ng serbisyo. Napakaganda nito para sa part natin dahil nagkatrabaho tayo para makaipon. Hindi yung pagka nagka-problema tayo, bayad dito, bayad doon, kuha ng mga dokumento dito, bayad. Sana nga totoo wala nang bayad lahat ng serbisyo ng itong itatayong Department of OFW. At para masuportahan din ang bagong kagawaran na ito, nag-file si Senator Bongo ng bagong Senate Bill para sa ating mga OFW. Ito yung tinatawag na Senate Bill 202 o yung Department of Overseas Filipino Workers Act of 2019. Pinanukala ito ni Senator Bongo nung nakaraang July 2. Pag-uusapan natin kung ano ba yung nakapaloob dito sa Senate Bill na to. Pero bago yan, naaamoy ko yung adobo, titignan ko muna, baka natuyo na yun. Babalik ako. Yan guys, pasensya na kayo. Nasa ba yung adobo? Kasi pagka nag-a-adobo ko, pagka luto, no, ano, di ba, minsan pa yun. Tinatanggal ko yung sabaw, tsaka ako sinasangkot siya yung manok at yung bawang para medyo tostado yung bawang. At pagka nasangkot siya na yun, tsaka ako ibubuhos yung sabaw. Try niyo yun, masarap yun. Ganun yung adobo nung nanay ko. Mas luto yung manok at nanunuot yung lasa ng bawang dun sa manok. Try niyo yun. At mabalik tayo dito nga sa Senate Bill 202 ni Senator Bongo. Di ba, bago pa lang si Senator Bongo, meron na kagad siyang kakaupo pa lang nitong July
meron kagad siyang panukala na batas para sa ating mga OFW. Yung act, ito yung Senate Bill 202, Department of Overseas Filipino Workers Act of 2019. Nakapaloob dito sa Senate Bill na ito yung paglilipat ng kapangyarihan, functions, funds, appropriations, records, equipment, at yung mga tauhan ng mga babanggitin kong ahensya ng gobyerno. At ililipat ito dito nga sa bagong departamento, dito sa Department of OFW. Unang-una dito yung Overseas Worker Welfare Administration o yung OWA, yung Philippine Overseas Employment Administration, yung POEA, tapos Commission of Filipino Overseas, yung CFO, International Labor Affairs Bureau of the Department of Labor and Employment, ito yung DOLE. Yung DOLE, para yung DOLE na a section yung para sa OFW. Tapos yung huli, yung National Reintegration Center for OFW, ito yung NRCO. Para ma-centralize na lang, isa na lang ang ilalapitan. Lahat ng kapangyarihan nito, nung mga nasabi kong ahensya, ililipat na, at yung mga tauhan nito, ililipat na lang sa Department of OFW. Wala naman sigurong mawawalan ng trabaho dahil yung mga tauhan nito, ililipat sa Department of OFW. At hindi lang yung Department of OFW yung gustong mangyari ni Pangulong Duterte para matulungan tayo mga OFW. Gusto niya rin, at sinabi rin niya dun sa SONA, nung nakaraang SONA, na gusto niyang magkaroon ng ang mga OFW na bukod na ospital. Gusto niyang patayuan tayo ng ospital para pero tayo tatakbuhan na kapag nagkasakit tayo or meron tayong nararamdaman, meron tayong matatakbuhan na exclusively para sa mga OFW lang. At gusto niya rin magkaroon ng livelihood assistance and trainings para sa mga gusto ng mag-stay for good sa Pilipinas. For example, ako ayoko na mag-abroad, ex-OFW ko, gusto ko nang magkaroon ng konting negosyo sa Pilipinas. Meron tayong pwedeng lapitan at magtuturo sa atin kung paano tayo magsisimula. At yan nga guys, yung sinasabing Department of OFW na sinuportahan naman ni Senator Bongo. At maraming salamat kay Pangulong Duterte dahil sa napapagtuunan niya ng pansin tayong mga OFW na sinusuportahan siyempre ni Senator Bongo. Maraming salamat. At huwag nyo rin kalimutan guys na mag-subscribe dito sa YouTube channel natin. I-like tong video na to. Siyempre i-share natin sa mga kapwa natin OFW para magkaroon din ng sila ng impormasyon tungkol dito sa gagawing Department of OFW. Maraming salamat guys, at hanggang sa susunod na video, see you, at mag-iingat tayong lahat. God bless.